Ezra. Sinalungat ang pagpapatayo ng templo. Ika-apat na kabanata. Nabalitaan ng mga kaaway ng mga taga-Huda at taga-Benjamin na muling ipinapatayo ng mga bumalik galing sa pagkabihag ang templo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Kaya pumunta sila kay Zerubbabel at sa mga pinuno ng mga pamilya at nagsabi, "Tutulungan namin kayo sa pagpapatayo ng templo dahil sinasamba rin namin ang Diyos nyo, kagaya ng ginagawa ninyo. Matagal na kaming naghahandog sa kanya, mula pa noong panahon ni Haring Esarhaddon ng Assyria, na siyang nagdala sa amin dito." Ngunit ito ang sagot ni Zerubbabel, Jeshua, at ng mga pinuno ng mga pamilya. "Hinutusan kami ni Haring Cyrus ng Persya na muling ipatayo ang templo. Ngunit hindi kayo kasama sa pagpapatayo nito para sa aming Diyos. Kami lang ang magpapatayo nito para sa Panginoon, ang Diyos ng Israel." Kaya pinahina ang loob at tinakot ng mga taong dati nang nakatira sa lupaing iyon, ang mga tao sa Huda, para hindi nila maipagpatuloy ang pagpapagawa nila ng templo. Sinuhulan nila ang mga opisyal ng gobyerno ng Persya para salungatin ang mga plano ng mga tao sa Huda. Patuloy nila itong ginagawa mula ng panahon na si Cyrus ang hari ng Persya hanggang sa panahong si Darius na ang hari ng Persya. Ang pagsalungat sa pagpapatayo ng templo ng panahon ni Haring Artaxerxes. Nang maging hari si Ahasuerus, ang mga kalaban ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng iba pang mga nakatira sa Huda ay sumulat ng mga paratang laban sa kanila. At kahit na noong si Artaxerxes na ang hari ng Persya, sumulat din sila sa kanya. Sila ay sina Bishlam, Mitredat, Tabeel at ang iba pa nilang mga kasama. Isinulat nila ito sa wikang Aramiko at isinalin ito sa wika ng mga taga-Persya. Sumulat din kay Haring Artaxerxes si Rehum na gobernador at si Shimsai na kalihim laban sa mga taga-Jerusalem. Ito ang nilalaman ng sulat nila. "Mahal na Haring Artaxerxes, una po sa lahat nangungumusta kami sa inyo. Kaming mga lingkod nyo rito sa lalawigan ng kanluran ng Euphrates. Kasama po sa mga nangungumusta ay ang mga kasama naming mga pinuno at opisyal, ang mga tao sa Tripolis, Persia, Erech, Babylonia, at ang mga tao sa Susa sa lupain ng Elam. Kinukumusta rin po kayo ng mga taong pinaalis sa kanilang mga lugar ni Osnapar, ang tanyag at makapangyarihan na hari ng Assyria. Itong mga mamamayan ay pinatiran niya sa lungsod ng Samaria at sa iba pang mga lugar sa kanluran ng Euphrates. Mahal na hari, gusto po naming malaman nyo na muling ipinapatayo ng mga Hudyo ang lungsod ng Jerusalem. Ang mamamayan nito ay masasama at rebelde. Dumating ang mga ito sa mga lungsod mula sa mga lugar na inyong nasasakupan. Inaayos na nga nila ang mga pader pati na po ang mga pundasyon nito. Mahal na hari, kapag muli pong naipatayo ang lungsod na ito at naayos na ang mga pader nito, hindi na magbabayad ng mga buwis at ng iba pang bayarin ang mga tao at liliit na ang kita ng kaharian. Dahil nga po may tungkulin kami sa inyo, mahal na hari, at hindi namin gustong mapahiya kayo. Ipinapaalam namin ito sa inyo para saliksikin po ninyo ang kasulatang itinago ng mga ninuno ninyo. Sa ganoong paraan, malalaman niyo po na ang mga nakatira sa lungsod ng Jerusalem ay rebelde mula pa noon. Kaya nga nilipol ang lungsod na ito, dahil naging problema ito ng mga hari at ng mga lugar na gustong sumakop dito. Ipinapaalam lang po namin sa inyo, mahal na hari, na kung muling maipatayo ang lungsod na ito at maiayos na ang mga pader nito, mawawala sa inyo ang lalawigan na nasa kanluran ng Euphrates." Ito ang sagot na ipinadala ng hari. "Nangungumusta ako sa iyo, Gobernador Rehum, kay Shimsai na kalihim, at sa inyong mga kasama na nakatira sa Samaria at sa iba pang mga lugar sa kanluran ng Euphrates. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ang sulat na inyong ipinadala ay sinalin sa wika namin at binasa sa akin. Nag-utos akong saliksikin ang mga kasulatan at napatunayan na ang mga dating naninirahan sa Jerusalem ay kumakalaban nga sa mga hari
Nakasanayan na nga ng lugar na iyan ang pagre-rebelde laban sa gobyerno. Nalaman ko rin sa pamamagitan ng mga kasulatan na ang Jerusalem ay pinamahalaan at pinagbayad ng buwis at ng iba pang bayarin ng mga makapangyarihang hari na namuno sa buong lalawigan sa kanluran ng Euphrates. Ngayon, ipag-utos niyong itigil ng mga taong iyan ang muling pagpapatayo ng lungsod hanggat hindi ko iniuutos. Gawin niyo agad ito para hindi mapahamak ang kaharian ko. Pagkatapos basahin kina Rehum, Shimsai at sa mga kasama nila ang liham ni Haring Artaxerxes, pumunta agad sila sa Jerusalem at pinilit ang mga Hudyo na itigil ang muling pagpapatayo ng lungsod. Kaya natigil ang pagpapatayo ng templo ng Diyos sa Jerusalem hanggang sa ikalawang taon ng paghahari ni Darius sa Persya.